Hi, my name is Sally, and yeah, I regained all my feelings. Bumalik na ako sa dating ako, and I became a writer, but no one knows my identity. Sinulat ko lahat ng pinagdaanan ko, and everyone likes it. Nag-aaral ako ngayon bilang grade 12, at walang nakakilala sa akin. Uy, pre, ano? Tara, baba sa kantin? Sige, sunod ako. Yan nga pala si Kurt. Naging best friend ko ngayong school year. Tara, dun tayo pre, bakante. Excuse me, reserve na tong table na to. Ha? Huh? Wala naman reservation sa kantin na. Tatayo kayo? O tatayo kayo? Tara na. Fine. Yun nga pala si Sophia, yung campus crush. Isa siyang influencer kaso mayabang. Pre, ba't ang yabang ng babaeng yun? Ah! Marami kasing followers sa social media kaya malaki yung ulo. Minamahal nila yung ganyang ugali? Sa social media, mabait kasi yan. Pero ganyan sa personal. Ah, kaya naman pala. Kaya ako nga sa'yo, didistansya ako sa taong yan. Ilan ba followers niya? Mga nasa 1 million. Kaya pala mayabang. Meron akong 2 million followers sa Wattpad pero hindi ko pa rin sinasabi identity ko. Hoy, ba't nandyan na naman kayo sa upuan ko? Ano nga po ang pinagsasabi mo? Sana, iwas na lang tayo. Hindi pre, masyado malaki ulo nito eh. Plastic naman yung ugali. Ingit ka lang, porkit walang sumusuporta sa'yo. Tignan mo nga oh. Yaman na. May araw ka rin. Excuse me, pakopya ako ng homework. Ako ba? May nakikita ka pa bang katabi mo? Naaalala mo ba ako? Hindi. Who are you ba? Ako yung sinungit mo kahapon, tas makikikopya ka, ganyan yung ugali mo. I'll give you money. How much ba kailangan mo? 50k. 50k for a school homework? Wala ka pala eh. Cheap mo naman. Ako pa yung tinawag mong cheap? Eh yung bag mo nga, butas eh. At least may homework. Ewan ko sa'yo. Pangit mo kausap. Okay lang, pangit ka naman. The audacity. Feeling cool kid, ew. At least, marami nakasupport sa akin. Eh, sa'yo? Mas marami nakasupport sa akin. Ay, nadulas. Ha? Huh? Ilan? Di ko na nga mabilang eh. Dami na kasi nagsusupport sa akin sa ML. Corny mo naman. Tiyang ka na nga. Muntik na ako dun ah. 5 weeks later, natasan kami ng teacher namin maging partner for a science project. Hoy, Ellie. Ko na lang gumawa ng science project natin. I'll give you 10k for that. Nah, I'll pass. Magkano ba kailangan mo? 100k for a project. Pag homework, 50k lang. Ang kapal nga talaga. Diba rich and cool kid ka? Ewan ko sa'yo. Anong gusto mong gawin ko sa project natin? Simple. Tumulong ka lang. Kailan ba? This Friday. Hala, hindi pwede. May gala with friends ako nung araw na yun. I guess I'll just give an F on our sub. Tangit. Di bagay sa'yo mag-English. Di rin bagay sa'yo mukha mo. Ang kapal talaga. Anyways, saan mo gagawin yung project na yan? Your place. Ba't naman sa bahay ko? Makaka-uwi ka pa ba ng boy kapag sa amin? What? Why? Anong gagawin mo sa akin? Anong sinasabi mo? Kaya mo ba damahan sa maraming nag-iinom at tambay? Hindi. Oh, your place nga. Fine. Laki naman ng bahay niya. Don't touch anything ha, cause that's more valuable than your life. Sampalin ko kaya ito ng pera. Ano yun? Ah, wala. Sabi ko dami yun naman pera. Wala yan. Barya lang yan. Kunin mo na nga yung materials. Nababad trip ako sa'yo eh. Kay. Oh, ano ginagawa mo dyan? Ba't ka nagsiselfone lang? Ano na naman tinatahol mo? Nasa'yo na yung materials, ha? Sige, bibigyan ka ng F+ para sa place mo. Ano ba kasi gagawin ko? Magkupit ka dyan. Gupitin ko liig mo eh. Oh, tapos na. Buti naman at nakatulong ka. Sige na, umuwi ka na. Pangit na ugali, walang merienda. Oh, 1,000. Bumili ka din ng pagkain mo. Di na, joke lang yun. Ah, fine. Ikaw magtala ng project natin sa school, ah. Bye! Teka!
Pagbubuhatin pa talaga ako nito. Ellie. Oh, asan na yung project natin? Nasira ako eh. Anong nasira? Nung bubuhatin ko sana, tumapik siya sa lamesa ko, tas nabagsak. Ah, okay. Di ka man lang magagalit. Nah, it's okay. Accidents happens. Paano yung grade mo? Try ko na lang humingi ng palugi kay Mom. Sophia, good news, binigyan tayo ni Mom ng palugit. That daw, so Wednesday, pass na natin yung project. Thank you. Tama ba narinig ko? Thank you, galing sa isang warfare. Bahala ka nga dyan. Binabawi ko na sinasabi ko. Anyways, gawin na natin mamaya pag-uwi. Sa amin ulit? Oh, saan pa ba? Gusto mo ba sa Alsada? Sige, sabay tayo mamaya. Oh, ikaw na magupit. Sige. Ay, natapos rin sa wakas. Oh, cheesecake. Ano to? Merienda. Ay, wow, thank you. Wala bang lason to? Ayaw mo? Eh, di wag. De, joke lang, akin na. Uy, Ellie. Ano yun? Siya nga pala si Sam. School bully namin. Balita ko nagiging malapit ka na kay Sophia. O, tapos? Alam mo ba yung balitang binasted ako niyan? Oh, congrats. Tapang din ang mukha mo eh, no? Ano nga kailangan mo? I want you to make her fall in love with you. Tapos, sasabihin mo, pinaglaruan mo lang siya. Kahit gawin ko yun, tingin mo ba, magkakagusto sa akin yan? Are you blind? Hindi mo ba nakita na sa'yo lang siya ganyan? Anong ganyan? Nagiging mabait at friendly. Walang kaibigan ng demonyo na yun eh. Ayoko pa din kahit ganun. Fine, I guess I'll spread your identity. Anong identity? Mr. Sad Boy. San mo nalaman yan? I have your notebook, Sad Boy. Bakit na yan? Not until you do my demands. Gusto ko lang naman ang normal na buhay. Ayoko maging atensyon ng mga tao. So, what's your answer? Sige na. Make sure you make your mouth shut. I swear. Wala akong idea paano ko siya mapapahulog or magkakagusto man lang sa akin. Tinanggap ko yung demand niya dahil sa notebook na yun, nandun yung mga naging bad decisions ko in life. At marami akong haters na nagsasabing masama daw yung ugali ko. Natatakot ako na baka kumalat yung mga chismis na yun pag nalaman nilang author ako ng buhay ko. Wala na din ako idea paano mapapalapit kay Sophia. Not until... Ellie, may gagawin ka ba mamaya? Ha? Huh? Ang sabi ko, may gagawin ka ba mamaya? Bakit? Wala naman. Yung kaibigan ko kasi nauna nang umuwi, eh bumili pa naman ako ng ticket para sa kanila. Tapos? Sama mo sana ako kung ayaw mo yung tiwag. Ah! Mukhang nagkakagusto na nga siya sa akin. O ano, basta yung movie. Okay lang naman. Ba't parang di ka masaya? Ano ka naman tumawa ako? Malungkot pinanood natin. Ay, sensya na, God bless. Anyways, gusto mo ba kumain? My treat. Baka nasunin mo ako. Ang kapal nga naman talaga ng mukha, oh. Ako na ha nagmamabuting loob, eh. Kailan ka ba naging mabuti? Ngayon lang. Kipre, sabi mo, eh. Sabay tayo uwi. Malayo bahay mo sa amin, eh. Kahit dun lang sa tren. Libre kita milk tea. Payaman talaga. Iyoko nun. Masyado matamis. Magbuko na lang tayo. Ayaw mo ba nun? Mas mahal yung milk tea kaysa sa buko juice. Wala naman yan sa basaya ng pera eh. Sige ka, tataba ka sa milk tea. I do exercises on weekdays. No worries. Nababad trip talaga ako pa nag-i-English ka. Deal with it. No deal. Ha? No deal. Ayoko kasabay ka umuwi. Eh, then don't. Di talaga. Teka nga, sinusundan mo ba ako? Ha? Who are you talking to? May tao pa ba sa paligid? Hindi kita sinusundan, no? Dito lang din talaga daan ko. Kahit nalagpasan na natin yung liko papuntang bahay niyo? I'm going to my tita. Ge, una ka maglakad. Bibili mo na ako ng coke tea. O ba't di ka naglalakad? May naantay ka? Okay, fine. I'm sorry na kanina. Sorry saan? Yung nag-attitude ako kanina. Yan. Dapat ganyan.
Ikaw hihingi ng favor eh. Siyempre, dapat ikaw din mag-sorry. Ikaw unang nag-attitude eh. But, fine. Hoy, I'm sorry about my attitude earlier. Hindi rin bagay sa'yo mag-English. Ang kapal nga, binabawi ko na siya sabi ko. Eh, di bawiin mo. Ge, una ka maglakad. De, joke lang. Parang di mabiro. Di ba sabi mo, sasabay ka lang pa uwi? Eh, nilagpasan na natin likod ang bahay mo ah. Gusto ko lang makita bahay mo kung saan ka nakatira. Bakit? Susunugin mo? Maawa ka naman demonyo ka. Ang kapal. Sa mukha kong to, mukha ba akong demonyo? I sorry. Thank you. Sorry, Lucifer. But, nakakailang ka na ha? Bahala ka nga dyan. Bilis mo maglakad. Oh, nandito na tayo. Ewan ko sa'yo. Sakit lang pa ako. San dito bahay mo? Yan. Ba't ang laki? Ewan. Ang laki naman ng bahay mo. Sinong matandang pinakasalan mo? Ha ha ha. Nakakatawa. Di mo naman sinabing mayama ka pala. Nagtanong ka ba? Ang dami kong gustong itanong. Bukas mo na tanong. Umuwi ka na at magagabi na. Sige ha, bukas. Kala mo ba naman mamatay ako ngayon? Malay natin. Don't tell me naglagay ka ng lason sa pagkain ko kanina. The audacity you say that to me. Mama mo, audacity. Umuwi ka na. Shoo. Ewan ko sa'yo. Sana di masarap ulam mo mamaya. Okay lang. Sardinas nga lamang ang aking ulam. Ble. Ew, poor. Laki ng bahay, sardinas, ulam. Wala ka talagang sense of humor eh, no? Bakit? Ano yung joke dun? Wala, never mind. Shoo. I've decided not to follow Sam's bet. Ayaw makasakit ng tao and tingin ko she's a really good person. And nagkakagusto na ako sa kanya. Hey, Sam. Oh, ano? Napasagot mo na ba? Ayoko na. I'm not doing it. Naririnig ko ba sinasabi mo? Ayoko gawin. Mabait siyang tao. Sa'yo! Kasi gusto ko niya. Ayoko talaga. Bibitaw na ako sa deal. Alam mo naman siguro yung consequences, diba? Malalaman ng mga tao sa school na pinatay mo yung kaibigan mo. Hindi ko siya pinatay, okay? Pero asan ka nung kailangan kanya? Asan ka nung kailangan niya ng tulong mo? Asan ka nung hinahanap yung presensya mo? It's enough, okay? Bahala ka sa buhay mo, ayoko gawin ulit yun, at ayoko maniya ulit ng buhay ng ibang tao. Siguraduhin mo nga lang mo yung desisyon mo. Uy, Sophia. May gusto sana ako sabihin sa'yo. Punta ka ng rooftop mamayang uwian. Sige, sige. Sophia, di ko alam pero mukhang nagkaka-feelings na ako sa'yo. Sa totoo lang, for the first time ko lang eh. Natatakot talaga ako magtiwala sa mga tao pero unti-unti ako nagiging komportable sa'yo. So, anong sagot mo? Teka lang, atat ka girl. Ay, sorry. So, ayun nga. Gusto din kita. Di ko alam kung paano ko ito naramdaman, pero mukhang nahulog na nga ako sa'yo. Marami ako nakilalang tao at nagkagusto sa akin. Lahat sila nireject ko, pero ikaw yung pinakaunang nagustuhan ko eh. So, kailangan ko pa ba manligaw? Bahala na si Batman. Sige, tayo na. We? Seryoso? Bakit? Ayaw mo? Hindi. Di na ako mapaniwala. Kurutin ko mata mo eh. Baka sabi mo na nanaginip ka lang. Grabe, may jowa na ako. Kalma! Puso mo. Pero, Ellie, please, I trust you. Sige. Di ko sisirain tiwala mo. I promise. Uy, Ellie! Sabay ulit tayo uwi. Sige. What's up, what's up? Musta ka, Sophia? Sam, ba't ka nandito? Kilala mo siya? Siyempre ako pa ba? Ako lang naman yung dahilan kung ba't napapalapit yung loob mo kay Ellie. Anong pinagsasabi mo, Sam? Ako lang naman nag-utos kay Ellie. To make you fall in love with him. Ha? Oh, didn't you know? Hindi niya ba nakwente ng bagong maging kayo? Oh, poor little Sophia. Who got played by her heart. Ellie, totoo ba to? Sophia, it's not what it looks like. Sagutin mo yung tanong ko. Totoo ba yung sinasabi niya? Totoo siya pero... Oh yeah, by the way everyone, he was the author of the girl I met online.
Siya yung pumatay sa kaibigan niya. Hope you're happy now. Oh yeah, I am. Sophia, I can explain. Lumayo ka na lang muna. Please. Magpapaliwanag ako. Please, Ellie. I trusted you. I'm never hearing your words again. So please, lumayo ka muna. Okay, lalayo muna ako and I'm sorry, but please hear me out next time. Sige, lalayo na muna ako. Thank you. Uy, Sophia. Sino ka? Kaibigan ako ni Ellie. Oh, tapos? Gusto ko lang sana sabihin na pinaglaruan kayo ni Sam. Sa una pa lang, sabi niya ibubunyag niya identity ni Ellie. Anong identity? Na siya yung author ng The Girl I've Met Online. Ah. Blinakmail siya ni Sam. Nasasabihin niya sa buong classroom na pinatay niya yung kaibigan niya. Pero di niya pinatay. Nagkulang lang siya. Gusto ko lang sabihin na di niya tinuloy yung deal ni Sam. Dahil nahulog din siya sa'yo. Gusto niya i-explain yun sa'yo pero sabi mo lumayo muna siya. Asan siya? Di ko alam kung nasan si Ellie ngayon. Pero isang linggo na din siya hindi pumapasok. Nag-aalala din ako sa kanya dahil di ko siya nakausap ng ganang katagal. Try ko puntahan sa bahay niya. Sige, sige. Hello, Ellie. Andiyan ka ba? Papasok na ako ah, Ellie. Ellie! Hello, 911. Magpadala po kayo ng ambulansya sa 117 Commonwealth Quezon City. Sino po kayo? Kaklase po ako ni Ellie. Ako po nagdala sa kanya dito. Wala po siya kay family relatives. Mag-isa lang po siya sa buhay. Okay. Ano po nangyari sa kanya, Doc? He's in a coma. Sophia, sabi nga pala ng doktor, need nyo na bayaran yung maintenance ni Ellie. Magtatatlong ba nang hindi na babayaran yung maintenance bill niya eh. Ha? Eh di ba kakabayad ko lang last month? Kulang daw yung binayad mo, sabi ng cashier. Nabigay ko na lahat ng ipon ko dun ah, pati yung naging ipon ni Ellie. I'm so sorry, Sophia, pero kulang daw talaga eh. Sige, sige. Hahanap ako ng paraan. Kahit sobrang dami na nang naipon ko sa pagiging writer ko at influencer ko, ay hindi pa rin naging sapat yung maintenance ni Ellie sa hospital. Mahal kasi nang binabayaran niya para lang mabuhay siya. I was getting depressed dahil nauubusan na ako ng idea paano ako mababayaran lahat ng bills niya. Nasa pila ako ng bangko para mangutang ng loan para sa bills ni Ellie, nang biglang may tumawag sa akin. Sophia? Nung narinig ko yung boses na yon, akala ko si Ellie na. Kaboses na kaboses niya kasi si Ellie na parang siya na nga talaga yon. Umasa ako na sana talaga yung tumawag sa akin noon eh si Ellie na. Nang biglang. Ay, sorry. Ano yon? Di ba ikaw si Sophia? Opo. Ako po yun. Magpapakilala nga pala muna ako. Ako nga pa si Elijah, but you can call me Ellie. Ellie? Pwede po bang dyan na lang? Ay, okay, sure. Anything you're comfortable with. Ay, thank you po. May kailangan po ba kayo? Actually, isa akong producer. I find your stories interesting and gusto ko sana makatulong. So, nag-aalok po ba kayo ng business proposal? Ayaw po. Actually, gusto sana kitang kuning artist sa story mo. Gusto ko sanang ipalabas yung mga sulat mong story. Pag-iisip ako na lang po muna. Sure, Sophia. Here's my calling card. Tawagan mo lang pag okay na. Okay po. Thank you po. No worries. Wala naman naging sagabal sa mga naiisip ko pag kinuha ko yung project na yun. Tingin ko din naman malaking pera nang makukuha ko sa pelikula na yun. So, naisip kong pumayag sa offer ni Jeff. Hello? Ito po ba si Elijah? Yes, speaking. Si Sophia po ito and tinatanggap ko na po yung alok niya. Great! Saan ka naman message email mo kung kailan ka magsustart? Siya na din yung naging manager ko. Kinakabahan ako dahil sa tuwing nagsasalita si Jeff, naaalala ko si Ellie. Parehas na sila ng boses. Parehas pa sila ng pananalita. And cut! Great acting, Sophia. You did great, Sophia. Keep it up. Uy, di ba si Sophia yan? Yung influencer? Oo nga, no? Tara, pa-picture tayo. Pwede po ba magpa-picture? Sure. Thank you po.
Diba si Sophia yon? Pangit naman yung kali niya ni. O nga, balita ko nga. Nakomatose daw boyfriend niya dahil sa kanya. Hoy kayong dalawa, gusto niyo ba makulong? Gumagawa pa kayo ng chismis sa ibang tao. Gusto niyo ba i-demanda ko kayo? Ano nga, umalis na tayo. Are you okay, Sophia? Dahil ba sa akin? Kaya nakahumatose si Ellie. No, don't mind them. Marami talagang tao na iinggit sa kapwa nila kaya sinisiraan nila. I'm sorry na narinig mo pa yung galing sa mga haters. No, it's okay. It's just, medyo nasakta lang ako dahil narinig ko si Ellie. Don't worry. I'm not letting other people hurt you again. Thank you. You're doing great, Sophia. Our views are getting more engagement than last month. Thank you po, Sir Ja. Please, just call me Ja. Same age lang din naman tayo. And huwag ka na magpo. Nagiging matanda ako. Okay, Ja. Yeah, that's more like it. Sophia, call the ambulance, please. Sophia, Sophia, wake up. Thank goodness, Sophia, you're awake. Bakit? Anong nangyari sa akin? Nahimatay ko, Sophia, pagtapos natin mag-shooting. And sabi ng doktor, need mo na mahabang pahinga. Or else, your health may lead to a worst case scenario. Anong worst case scenario? You don't need to know, Sophia. It's alright. Importante, magpagaling ka. Ika-cancel ko nga pala yung show dahil magpapahinga ka. Ha? Hindi pwede yun. Ang dami nag-aabang at nakasuporta sa atin. Hindi natin pwede basta-basta. Sophia, I'm canceling the show. Bakit? Ano ba yung worst case scenario na yun? Di mo na kailangan. Please, Ja. Tell me. I can handle it. Sophia. Ja, I can handle it. It can lead you to death. Don't worry. I'll stay alive until Ellie gets awake. Please, promise me that. I promise. I'll take care of you until you get enough rest, Sophia. Paano si Ellie? May mga nurse na nag-aalaga sa kanya, so don't worry. Have an enough rest. Hi, ako nga pala si Ja. Since nabasa ko yung mga gawa ni Sophia, naging number one fan niya ako. Nalaman ko na hindi talaga para sa kanya si Ellie dahil kung isang beses na siya pinaglaruan ni Ellie, pwede pa niya yun ulitin. Gusto kong maramdaman ni Sophia ang tunay na pagmamahal. Gusto ko maramdaman niya kung gaano siya kahalaga na hindi niya dapat sinasayang oras niya sa taong isang linggo pa lang naman naging sila at di niya palubusang kilala. Sophia, okay ka lang? Oo, okay naman ako. Kamusta si Ellie? Ayun nga, Sophia, nag-seizure daw si Ellie kanina kaya need siya ulit i-CT scan. Tapos, nakitaan daw siya ng brain tumor. Ano? Ang malala, Sophia, need niya na daw i-surgery hanggat maaga pa. Yun nga lang yung presyo ng surgery. Sophia, 2.5 million. Saan ako kukuha ng ganun kalaki pera? Ako nang bahala sa pera. Ja. Magpahinga ka lang, Sophia. Ako nang bahala. Bakit? Anong gagawin mo, Ja? Basta magpahinga ka na lang, Jen. Bukas ako nang bahala sa surgery ni Ellie. Maraming salamat, Ja. Buti na lang, nandiyan ka. Di ko alam gagawin ko kapag wala ka. Makita ka lang na okay. Masaya na ako. Di ba manager mo ako? I need to take care of you. Sophia, alam mo ba yung balita? Bakit? Binenta ni Sir Ja yung bahay at lupain niya. Tapos, lumipat na lang siya ng condominium. Bakit niya namang ginawa yun? Di ko rin alam pero ang laking sakripisyo ng ginawa niya para sa'yo, ha? Asan siya? Ja! Oh, Sophia. I'm happy to see you walking around. Bakit mo naman ginawa yun? Yung alin? Bakit mo pinenta bahay mo? Medyo malaki kasi yung para sa isang tao, kaya tingin ka mas bagay sa akin. Condominium lang. Babayaran din kita, Ja. I don't know how, pero babayaran kita. I promise. No need, Sophia. It's okay, I promise. Gusto ko lang makatulong. Paano ba kita masusukulian? Oh, I know. How about a date? Ja, alam mo naman. A date as a manager of yours. Libre lang kita.
Wala namang masama kung ililibre niya lang ako. Kaya pinagbigyan ko na lang siya. Dahil yun lang din nakikita kong paraan para makabawi man lang sa kanya. Sige, kailan ba? Are you free this Friday? Sure. Sige, sa Friday. You know, Friday ah. Sige. Natatakot ako sa sarili ko dahil unti-unti ko sa kanya nakikita si Ellie na parang siya talaga yung lalaking minahal ko. Natatakot din ako kasi nakakaramdam na ako ng pagmamahal kay Jia. Hindi. Hindi ako nagkakagusto sa kanya. Naguguluhan lang ako. Nakikita ko lang sa kanya si Ellie pero ang tunay ko talagang mahal si Ellie. Buuin mo sarili mo, Sophia. Huwag ka magpadala sa emosyon mo. Sophia, bago ka umuwi, upo muna tayo sa bench na yun. May gusto lang itanong. Bakit? Ano yun? Sa isang linggo na naging kayo ni Ellie, hanggang ngayon ba eh, tingin mo kilalang kilala mo na siya? Hindi, pero handa ulit akong kilalanin siya. Eh diba, isang linggo pala naging kayo? Tingin mo ba mahal mo na talaga siya? Oo naman. Di ko naman siya antayin ng ganito katagal kung hindi ko siya mahal eh. Tingin mo ba pagmamahal talaga yung naramdaman mo? Sigurado ka bang hindi lang yun konsensya? Napaisip ako sa sinabi niya yun dahil isang linggo pa lang naman nagiging kami. At tama din siya na nakokonsensya lang ako dahil hindi ko siya binigyan ng chance na magpaliwanag sa akin. Kaya takot ako iwan siya nang di man lang nagpapaliwanag. Totoo lang, di ko din alam. Paano kung di siya magising ng 10 taon? Di ko alam. Paano pag gising niya eh, niloko ka lang ulit niya? Hindi ko din alam. Paano kung... Ja, pwede ba tumigil ka muna? Pasensya na ako na taas ang kita ng boses. Naguguluhan lang talaga ako. Sorry din. Pero, Sophia, may huli sana akong gustong sabihin. Ano yan? Sophia... Gusto talaga kita una pa lang. Ja, naririnig mo ba sinasabi mo? Sophia, hindi para sa'yo talaga si Ellie. Isang linggo pa lang nagiging kayo. Hindi mo pa siya lubusang kilala. Andito ako, handa kang protektahan. Alam mong hindi pwede, Ja. Sophia, hanapin mo yung totoo mong naramdaman. Nakakonsensya ka lang dahil hindi mo lang siya nabigyan ng chance magpaliwanag. Konsensya lang naramdaman mo, Sophia. Ja, alam mong hindi pwede. Sophia, yung totoo, wala ka bang naramdaman sa akin? Di ko alam, Ja. Sophia, pakinggan mo yung puso mo. Ilang buwan na tayo magkasama. Kaya akong patunayan mas higit ako kay Ellie. Ja. Sophia, pakinggan mo puso mo, please. Ja, di ko alam. Ganto, Sophia. Let's make a deal. Kapag hindi talaga nagising si Ellie until the end of the year, bibigyan mo ng chance. Pag nagising si Ellie nun, ako nang kusang lalayo. Sige, Ja. Pag-iisipan ko. Uuwi muna ako. Sige, Sophia. Salamat at nakinig ka sa mga sinabi ko.
Happy New Year, Sophia! Happy New Year din, Jack! Sophia, naalala mo pa ba yung sinabi ko dati? Sige, Jack. Sinasagot na kita. Seryoso ba yan, Sophia? Oo nga. Parang ayaw mo pa maniwala. Salamat, Sophia. Mahal na mahal kita. Ay, mahal din kita, Jack. So, it's official? Oo. Unti-unti na ako nawawala ng pag-asa kay Ellie na magigising pa siya. Masyado nang matagal ang binigay kong panahon para antayin siya. Boyfriend? Totoo ba sinasabi nitong damulag na to? Ellie, inantay kita pero hindi ko alam, nagugulahan pa din ako. May naramdaman ka pa rin ba sa akin, Sophia? Oh, Ellie, pareha kayong dalawa. Sadya kasi yung nandyan sa akin noong mga panahong wala ka. Siya yung tumulong sa akin habang nakakamatos ka. Siya din nagbayad ng surgery mo nung nagka-brain tumor ka. Binenta na yung bahay niya para lang bayarang bills mo. Alam mo naman siguro, Sophia, kung anong tama, diba? Di ko alam, Ja. Sorry. Sophia, hayaan mo na muna siya, pare. Salamat sa lahat ng tinulong mo. At salamat din sa'yo, buhay pa ako. Pero hayaan mo na muna siya. Sophia, sana piliin mo yung totoo. Yan ba yung mga sinabi mo sa kanya kaya mo siya napaikot? Sophia, hahayaan ka na muna namin. Bibigyan ka namin ng panahon pumili. Alam ko nagugulan ka pa. Magpahinga ka muna at sabihin mo na sa amin kung sino talaga mahal mo. Nakapili na ako after 2 months ko ng pag-iisip kung sino ang pipiliin ko sa kanilang dalawa. Pinili ko pa rin kung sino ang dapat kong piliin. Pinapunta ko sila sa isang kwarto para mag-usap muna. Gusto ko kasi sana walang masaktan sa gagawin kong desisyon. Pre, alam ko naman ikaw pipiliin niya. May gusto muna ako sabihin. Ano yun? Alam ko yung ginawa mo kay Theo. Nakilala ko si Theo sa walkie-talkie at di ko nakakala na ikaw pala yung tutukoy niya. Alam ko pagkakamali ko kay Theo at hindi ko na ulit yung gagawin. Sana nga, Ellie. Mahal na mahal ko si Sophia kaya sana kapag may nakita kang masigit sa kanya, eh huwag mo pa rin siya ipagpapalit. Siyempre alam ko naman yun. Isa beses na ako nagkamali, hindi ko na uulitin yun. Maraming salamat, Ellie. Maraming salamat din sa'yo. May isa nga pala akong hiling. Ano yun? Pwede ba pag ikakasal na kayo, eh imbitahan niyo ako? Nangako kasi ako kay Sophia na lagi ako nasa tabi niya sa mga malulungkot at masasayang araw niya. Alam ko na hindi niya naman ako kailangan pag malungkot siya. Nandiyan ka naman eh. Pero yung pinakamaligayang araw niya, gusto ko sana masaksiyan kahit masakit. Pagbigyan mo na ako makita siya masaya. Pwede ba? Sige. Ilang naman pala huli mong hiling eh. At siyempre ingatan na talagaan mo siya. Makakaasa ka, pre. Salamat. Oh, nandiyan na pala siya. Nakapili na ako. Pero bago ang lahat, gusto ko sanang sabihin na kung sino man yung hindi ko pinili, eh huwag magtanim ng sama ng loob. Siyempre naman. Oo naman. Ja, I'm really really sorry. Gusto ko na kagad humingi ng tawad sa'yo dahil napaisip-isip ko. Si Ellie kasi ang nakapagbago sa akin. Okay lang. Maraming salamat, Sophia. Salamat saan? Salamat sa pagbigay mo sa akin ng chance. Kahit di siya ganun katagal, naging masaya ako. Salamat din, Jack. Mag-iingat ka palagi. Mag-iingat din kayo. Masaya ako para sa inyo. Mauna na ako. Ellie, aasahan ko yan sa'yo, ha? Paalam. Maraming salamat ulit, Jack.
Paalam. Salamat, Sophia. Di mo ako binigo. Sa isang buwan kong pag-iisip, alam ko sa sarili ko, ikaw nakapagbago sa akin. At wala akong balak na iwan yung taong nakapagpabuti sa akin. Maraming salamat, Sophia. 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 Salamat naman at gising ka na. Bakit? Anong nangyari? Ba't ako nasa hospital? Nakamatos ka, Sophia, ng 2 taon. Paano ako nakamatos? Sabi sa akin ni Kurt, nagtatanong ka daw kung nasan ako. At sinabi mo na pupunta ka sa bahay ko. Sophia, hindi ka na nakapunta sa bahay ko noon. Nabangga ka ng sasakyan habang tumatawid ng kalsada. Kakamadali mo para pumunta sa akin. Sophia, ngayong gising ka na, gusto ko sana humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa'yo noon. At sana naintindihan mo yung sinabi sa'yo ni Kurt. Oo naman, napatawad na kita, Donnelly. Kaya ako pumunta sa bahay niyo noon para sabihin sa'yo na okay na ang lahat. Naintindihan ko na. Maraming salamat, Sophia. Pinulog mo yung dibdib ko. Para ako natanggalan ng tinik sa loob ng 2 taon. Wala yun. Sino nga pala yung nasa tabi mo? Ah, si Pia nga pala. Girlfriend ko. Girlfriend? Pia, pwede ba iwan muna kami saglit? Mag-uusap lang kami. Sige, sige. Ka-boses ko siya. Sophia, I'm really, really sorry. Sophia, sorry kung hindi kita naantay sa loob ng 2 taon. Ellie, may nararamdaman ka pa ba sa akin? Sophia, una pa lang may nararamdaman na ako sa'yo pero bumitaw na ako dahil... Dahil ano? May nakita ka ng katulad ko? Hindi naman sa ganun, Sophia. Sige, Ellie. Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Gusto ko lang tanungin sa'yo yung totoo. May nararamdaman ka pa rin ba para sa akin? I'm sorry, Sophia, pero wala na. Anong nakita mo sa kanya? Sophia, binago niya ako. At sa mga malulungkot na araw na naisip ko mga pagkakamali ko sa'yo, nandun siya para ipaliwanag lahat sa akin na hindi ko kasalanan na kumatawas ka. Sa mga panahon ng kailangan ko ng kausap, andyan siya lagi para sa akin. Ellie, kayang-kaya ko rin gawin yun. Kaya ko lagi na nasa tabi mo. I'm sorry, Sophia, pero hindi ko na kaya ulit makapanakit ng tao. Okay. Sophia, sana mapatawad mo pa ulit ako. Okay lang. Kaya ko na to. Pinapatawad na kita. Yeah, I'm really, really sorry. Hey, it's okay. Ellie, mahal na mahal kita kaya papalayain kita. Pumunta ka na sa kanya. Inaantay ka pa niya. Sige, Sophia. Aalis na ako. Sana mapatawad mo ulit ako. Sige na, Ellie. Maraming salamat sa lahat ng naitulong mo. Bakit naman ganun? Nadugo nga naman ang mundo. Pinakita niya sa akin yung mundong ako yung nasa sitwasyong kailangan pumili. Pinili ko naman siya, diba? Pero bakit ganun? Bakit baliktad sa totoong mundo? Hindi niya ako pinili. Hindi man lang siya nagdalawang isip. Piliin ako. Why? Why did I choose you? Well, you didn't choose me. Pero wala naman ako magagawa, diba? Hindi ko naman siya pwedeng kontrolin. Sabi nga nila, kung totoong mahal mo yung tao, palalayain mo. Kailangan ko nalang maging masaya para sa kanila.